Motherboard. Ito. Meron tayong 4GB RAM. At bago lahat. Itong motherboard. Yeah, it's 410. And yan. Subukan natin guys at tingnan mabuti kung paano natin gawin ang mga proseso, kung paano natin ilagay ang kanyang mga kasamahan. Ito, lagay natin ang RAM, kung okay ay memory. Focus natin guys, tignan maigi, salpak. Tignan mabuti guys, simple lang pero kailangan natin ingatang mabuti para hindi tayo sumablay. Isunod naman natin itong Core i3 processor. Tignan guys, dapat natin salpak ng mabuti para iwas. Tignan mabuti guys, mayroon naman siyang sayan kung dyan natin ipapasok o ilalagay. Tignan o. Yan. Ingat-ingat lang guys kasi mga pin kapag ma-disalign, ayaw na siyang mag-display. Ayaw na siyang gumagana. Yan guys. At tinang sorry, kanyang lock. Yan. At syempre, para hindi umiinit ang ating motherboard, ito naman ang pan niya. CPU pan. May kasama pang heatsink at syempre may thermal paste din. Kasi bagong-bago. At yan ang package ng supplier nating kinukunan or binilhan. Ayan guys, ingatan natin sa pagpasok ito kanyang mga lock. Ayan. Pause mo lang. Tingnan sa ilalim kung sumasalpak na ba siya. Kasi makikita natin kung hindi ba siya nalak. Medyo alog-alogay natin. Pag ma-ano, hindi pa siya nalak. Guys, ito naman ang kanyang fan. Dalawa ang kaya niya. Pwede naman sa malapit. Pwede naman sa kabila naman. Yan. Hindi ka pwedeng magkamali kasi may guide naman siya. Ayaw siyang pumasok kapag hindi para sa kanya. Ayan. Okay guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Itong hard disk drive niya. Luma lang ito pero okay pa siya. Itong power supply, subukan natin i-connect sa kanyang lagayan. Hindi pa natin i-transfer sa kanyang casing para makikita niyong mabuti kung paano natin ina-assemble. Ayan guys, siyempre hindi natin kalimutang i-connect lahat ng mga magpapapower yung ating motherboard.
Itong power cord niya, connect natin sa power supply. Ayan. Tingnan guys, plug natin. Hindi pa siya nag-umikot kasi wala pang power switch na ating ino-on. Tingnan guys. Siyempre, hindi pa siya nakakonek sa ating CPU case. Ayan. Okay. Tapos na natin na-short yung kanyang power switch. I-connect natin yung monitor at saka yung keyboard at mouse. Kita niyo guys, umiikot na ang kanyang CPU fan at ang kanyang power supply. Ang hindi na natin nakikita ang kanyang display guys. Ayan. Ayan na guys. Okay, successful tayo sa ating assembling. Pwede tayo mag-install kung ano-anong operating system na ating gagamitin. Nasa atin na yun. Yung latest, pwede naman sa Windows 11. Pero hindi pa, kapag hindi pa available sa inyo, Windows 10, it's okay. Okay lang yan. Yan guys. Yan ang kanyang BIOS settings. Medyo kakaiba. Kasi bagong-bago pa itong release na version. Itong version na ito is version 3. Ha? Yan guys. Okay guys, subukan natin i-connect na naman sa kanyang lagayan na CPU. Ating i-salpak muna or pwede naman ang i-salpak yung ano kanyang ano yan guard motherboard guard yan at i-scroll natin yung mga scroll niya para hindi siya mahuhulog ay higpitan natin mabuti nang sa ganon, kumakapit siya. Oh yeah. Tignan mo ang guys. Kasi pagbalak nyo, kayo-kayo lang ang nag-assemble. Okay na, pwede na. Kasi, meron na kayong idea. Pwede namang balik-balikan nyo. Tingin ang video ko. Para matuto kayong mabuti. Kasi pag magpagawa kayo ng certified technician, medyo may kalakihan ang singil. Kaya mag-DIY na lang. Pwede naman. Basta kompleto lang kayo sa mga installer. Ayan. At yung maka-secure ng mga operating system na kailangan. At kung ano-ano pang software na kailangan. Ayan guys. Siyempre yung scroll din sa aking power supply.
atin ding i-assemble. Yan. Para masubukan din natin, siyempre yung ating gawin, power supply, yung power cord, BG, keyboard at mouse. Yan. Subukan natin i-power on. Yan. Power on button yan. Ayan. Ayan guys, yung kanyang